O, ito ang ating CHC Agritech. Okay. Ang Classic Herbs Corporation, yung other ating mother company, ay dalawang dekada na po yan. And siguro mga more than 5 years ago, naisipan po namin na pumasok sa organic agriculture. Kasi meron po kaming isang product developer na may magandang technology na matagal nang ginagamit po sa Japan pero hindi masyadong na-introduce sa Pilipinas. No, ang na-introduce sa Pilipinas, hindi pang agrikultura, kundi pang tao. Yan, siguro familiar po kayo dun sa mga, ano, dun sa mga Yakult, yung mga ganon. Di ba, madami na ngayon, yung mga probiotics na sinasabi, yung mga bakterya na iniinom natin. Gusto niyo po ba uminom ng bakterya? Hindi po. Hindi, ba't kayo uminom ng Yakult? Ba't kayo uminom ng ganon? Di ba? No, ang bakterya po kasi sinasabi nila harmful, hindi po siya harmful. Ang bakterya po, 70% po ng bakterya ay good bakterya, 30% lang yung masama. Di ba? So, kung walang bakterya, wala din po tayo. In fact, mas madami nga tayong bakterya sa katawan kaysa tao. Malaking bakterya daw po tayo. Di ba? May kilala din kayo ugaling bakterya, no? May mga taong... No, anyway, di po. No? Pakilala ko lang po sa inyo ang CHC Agritech. No, na gagamit nyo rin po at ano, sabi ni Ma'am Evelyn na try po natin. All over ginagamit po natin, tama po si Ma'am Evelyn, all over the Philippines ginagamit po natin. Just the other day, meron po kaming Devo Farms na minamonitor sa Morong Rizal. Kami nagulat po. At kayo gumagamit po kayo. Inbred po ang ginamit po natin, ano? Ayan, palakpakan po tayo dyan dahil inbred po ang ginagamit kasi karamihan po ngayon, hybrid ang ginagamit. So, ang CHC Agritech po, sabi ko, 6 years ago, so, ano ba yung technology na yan? No? Japanese po yan. No? Japanese technology, pero sa Pilipinas na po ginagawa. No? So, Japanese po yung technology natin. And alam niyo man po, pagdating sa Japanese technology, no? Kung nakakapanood po kayo ng mga video sa YouTube tungkol sa agrikultura sa Japan, ay medyo nakakamangha din. No? Dalawa po yan. Technology, magaling ang Japan. Sa systems, magaling si Israel. No? Pero, while we go to the technologies. So, ano pong pinagkaiba? Ano pong mangyayari pag gagamit po tayo nito? Okay? Pantaan ko po muna yung sakahan. Punta po muna ako sa palay kasi ang produkto po natin, meron po tayo para sa mga tanim. Ito po, ang magagamit po natin sa tanim. Kahit anong tanim po ninyo, basta't may ugat, pwede yung itanim. Huwag nga pong yung may varicose veins, hindi po kasama, ha? Ugat lang po sa lupa, okay? Pwede po, basta't inuugat. Ayan. No? Tapos meron din po tayo para sa mga kahayupan. Mahilig po sa kahayupan? Mga alagang hayop, no? Ibang kahayupan po iniisip ng iba, okay? Alagang hayop, wholesome po tayo. Ito po tayo, probiotics. Yan, para sa may bituka. Yan, basta't yung hayop may bituka, probiotics. No, kung siya po ay isda, pwede po tayong gumamit ng Aqualife. Yan, ito subok na po ito. No, Aqualife. At kung ito po ay concerning mga pangpabulok, no, meron kayong kailangan bulukin. No, Bienan nyo, kapitbahay, hindi, mali. May kailangan bulukin yung mga sa lupa, pag naggapas, ganun, pwede pong gamitin po ito. Pag may mabaho, pwede pong gamitin ito. Okay? Ginagamit po namin yan pang pabulok at sa field po, sa palayan, or kahit saan po, ginagamit po namin ito sa land prep. No? Bago kami magpaararo, bago kami magparoto kung anong ginagawa ninyo, bago po umapak yung kalabaw o yung traktora o yung kahit ano, bago pumapak yun, 7 araw bago yun, nag-a-apply po kami nito. Pag ginawa niya po yun, mapapansin niyo yan, pag nagpararo po kayo, iba po ang kondisyon ng inyong lupa. So, iyan po yung pang land prep. Okay? So, pag-usapan natin yung palay kasi yun po ang ginagawa po natin. Okay? Ako, mag-suggest ako, yung mga nakikita kong pinakamadali. No? Kasi ako, ang ginagawa po namin, simple po para maalala po ng farmer. Kasi alam ko po, ang farmer, hindi mahirap, hindi madaling trabaho yan. Okay? Akala lang ng iba, madali. Madami, lalo pag tingin Maynila, akala yan, dali-dali ng farmer. Kaya mga ibang technician namin, ay papasuungin ko talaga para marama na yung hirap, no? So, ito po yung ginagawa namin. Ginagawa kong simple. Katulad ng isang buong cropping, ano po ang gagamitin natin? Okay? Napakasimple po. Kunyari, gumagamit pa ng abono, ito lang po ang gagamitin natin. Sa isang buong cropping ng palay, ayan, hybrid, inbred, kahit ano, pwede. Bahala kayo, no? Direct seeding, transplant, kahit ano. Kung anong gusto yung gawin. No? Basta dito lang po tatlong gagamitin natin. Sa loob ng isang ektarya, ang sinasuggest po namin,
apat na kilo. Isa nito, dalawa nito, isa nito. Okay. So, ano-ano ba yan? Ito yung pampabulok, ito yung soil conditioner, ito yung foliar fertilizer. So, punta ko isa-isa. Umpisa natin sa pampapabulok. Okay? So, sabi ko nga kanina, pitong araw, bago kayo magpa-araro, gagamit na po tayo nito. Okay? Ang ito po, isang kilo, isang hektarya. Ito po, isang kilo. Okay? Isang kilo, isang hektarya. Ito po, nilalagay po natin ito sa isang drum na tubig, 200 liters. Yung mga blue drum. No? Kahit anong drum. Okay? So, lalagay ito, tapos hahaluin. Huwag niyong tunawin kasi hindi ito natutunaw. Okay? Baka pipilitin yung tunawin. Talagang tatlong taon na kayo, hindi pa yung matutunaw ito. No? Ipa po kasi ito, dinurog na ipa. Okay? Doon nakakabit yung tinatawag na microorganisms. Okay? Kung medyo scientific po tayo, 21 strains ng microorganisms. Kung kayo ay sanay sa IMO, no? Ang IMO is about mga 3 to 4 strains. Ito po is 21 strains of microorganisms. At hindi na kailangan maghalo-halo, hindi na kailangan magano. Minsan nakakaubos ng oras yun. Tapos minsan trial and error. Pag nagkamali ng konti, na mali ng timing, na mali ng paghalo, na contaminate, ayun na, uulitin mo na naman. Sakit sa katawan, sakit sa loob nun. Okay, ito hindi na po. Ang gagawin, hahaluin lang po sa tubig, 200 liters, ihalo, iwanan lang po overnight. Overnight. Matulog muna kayo, no? Matulog muna kayo pagising sa umaga, no? Maghilamos muna. Magdasal muna, Mama Teresa. Tapos pwede na pong gamitin. 6 to 8 hours, 6 hanggang 8 oras po, no? Nakababad siya. Para gisingin po yung bakterya. Ngayon, huwag kayo matakot sa bakterya nito. Mababait ang bakterya nito. Kahit ito, mainom po ninyo, okay. Kahit nakabayin nyo sa drum, ganyan, walang gloves, okay. No? Mainom niya, hindi po siya mamamatay. Yun po. Pwera lang, pag mahulog siya sa drum at malunod, ayan, medyo yun, hindi natin makontrol. Oh. Pero very, very safe po ito. So, well, hindi ko ba sinasabing inumin po ninyo, no? Para sa lupa to, hindi to sa inyo. No? So, gagamitin po natin, kung kaya, medyo basa yung lupa, mas maganda. Medyo basa. Eh, di ba kailangan nagbabaha, no? Medyo basa lang. No? Basa lupa, spray. Pag nandyan pa yung pinaggabasan, mas maganda. Kasi yun ang gagawin natin pang pataba. Bubulukin po natin yan. Mas healthy po yan. Ito po yung bubulok nun. Iwanan po natin ng 7 araw bago po natin araruhin. Bago po natin ilan prep. No, dito maganda mag-land prep po. No, tagal din po ako dito. Nakita ko po yung land prep. Maganda talaga. So, ito yun. Unang gamit. Next na gagamitin. So, just do what you want. Transplant kayo, magsabog kayo kung anong nakasanayan, wala po kami ano doon. Next, nagagamit natin isang kilo, isang hektarya ng farmer's friend. Okay, farmer's friend. Microorganisms ito, 21 microorganisms. Pero ito naman po, ginawang soil conditioner. Okay, soil conditioner. Okay, ngayon napansin ninyo, doon sa mga lupa po ngayon, yung mga sanay po, alam ko meron po dito mga sinasaka po natin, minana pa natin sa tatay, ng lolo natin. May mga ganon? No, may mga tagal na talaga ng lupa. Naalala niyo po dati, mga lolo na natin, kasi hindi natubod yung lolo sa talamparan sa tuwan, mga lolo natin, nagsasaka natin. Pag nagsasaka po sila, napapansin ba ninyo, lumulubog sila sa lupa o hindi? Lumulubog. Kala ko lulubog ako, wala, hindi ako lumubog. No, bakit ganon? Bakit ganon? Dati, wala naman abono, di ba? Hindi man uso mga abono, hindi man uso triple 14 noon, hindi pa uso. Bakit ganon? Bakit ngayon? Ganon. Bakit? Simple. Kasi yung lupa natin, tumitigas. Bakit? Palagay ninyo. Chemical. Yun, dahil po sa chemical, dahil po sa abono. Tama, narinig niya po yun, di ba? Ang chemical daw nakakasira ng lupa. Ang abono nakakasira ng lupa. Baka may magalit sa akin dito nagbebenta ng abono, hindi po siya aming... Pero, okay. Naitindihan niyo po ba kung paano nakakasira ang lupa? Madami nagkasabi, nakakasira, pero hindi po ina-explain kung paano. Explain ko po sa inyo kung paano nakakasira po ng lupa ang abono. Pinaka madalas
gamitin na bono? Triple. Triple, di ba? Halos lahat, gumagamit ng triple? Halos lahat, okay. Ilang sako sa isang hektarya ang ginagamit na triple? Apat sa isang hektarya, walo. No? Dito halos mga walo. Kung sasama mo pa, pati urea, di ba? Minsan gumagamit ng urea, no? Hanggang walo. Okay, ito po yun. Kunin ko yung example, yung triple. Okay, sikreto lang po natin ito. Huwag niyo sabihin sa kanila, baka magalit sa akin. Okay, hindi na ako makauwi. Okay, triple. 14, 14, 14. Tama? Ano ibig sabihin nun? Nitrogen, phosphorus, potassium. Exactly. 14% nitrogen, 14% phosphorus, 14% potassium. 14% ng ano? Gano'ng kalaki yung isang sako? 50 kilos. So, ibig sabihin nun, 14% ng 50 kilos ay ilan? Huwag nyo lang kumpitin. 7. Okay? Wala, labas mo na calculator eh. Okay, 7. 14% ng 50 is 7. So, ibig sabihin yan, 7 kilos ng nitrogen, 7 kilos ng phosphorus, 7 kilos ng potassium. 7 plus 7 plus 7 ay? 21. Gagaling talaga. Natuto na sa school to. Okay? Okay, 21. Gaano kabigat yung sako? 50 kilos. 50. So, 21. Ay, hindi pala complete. Kulang. So, anong kulang dun? 29. Asa yung 29? No? Tawag dun binders. Binding material. Diba? At ang kadalasan ng binding material na ginagamit po ay tinatawag na calcium carbonate. No? Tagalugin ko na lang, apog ang tawag ko nila doon. Tignan niyo po sa Wikipedia. Dati sa dictionary. Ang calcium carbonate po, pag sinaliksik niyo po yan, ito po ay sangkap na ginagamit para tumigas ang simento. So, balikan po natin yung tanong, bakit po tumitigas yung lupa natin? Ilan pong sako ang nilalagay natin sa isang hektarya? Walong sako. So, sabi natin 30 kilos times 8. 200, ilan yun? 240 kilos ng cement material ang nilalagay mo sa isang hektarya tuwing ikaw ay nagsasaka. Ilang cropping po tayo sa isang taon? Dalawa. Yung iba, tatlo. Ilang taon na po kayo nagsasaka na ganun ang nilalagay yung dami ng triple 14? So, I rest your case, your honor, sabi nga nung abogado. Bakit matigas na ngayon ang lupa? Bakit nagkakabit-akbit ang lupa? Dahil po dyan. Calcium carbonate. Okay. So, hindi ko sinasabi huwag gumamit po ng abono. Ang sinasabi po natin, magbawas tayo. Let's go organic. Kaya nga meron tayong RA 168. Sino makapagsabi sa akin, ano yung RA 168? Oh. Hindi po siya rice termination. Matagal na po ito. RA 168, anybody? Asa yung mga nag-organic po? Asa yung nag-organic? Yung mga graduates po na organic? RA 168! Kasama po yan sa curriculum niyo. RA 168 is the Organic Agriculture Act of 2010. Di ba? Organic Agriculture Act of 2010. Ibig sabihin, noong 2010 pa, pinasa po sa Senado, pinirmahan po ng Presidente na dapat mag-organic na po ang pagsasaka sa pagtatanim. Hindi lang pagsasaka, sa Pilipinas. No? So, RA 168. Yan po ang batas po na dapat bawasan na ang kemikal at mag-organic po tayo. Yan ang sinasabi niya. Okay. So, because na meron yang RA 168, kaya po kami nakafocus sa organic. Gusto natin tulungan. Pero napakahirap po mag-organic. No? Mahirap po mag-organic? Nga, hindi. Kasi naturuan na po tayo eh. No? Pero sa umpisa talaga, pag hindi mo alam, trial and error ka. At madalas error. Di ba? Ganun po yan. Anyway, so, ito po, ang ginagawa lang nito simple. Kaya tumitigas yung lupa dahil sa simento, nawawala yung tinatawag na moisture retention pag matigas. Kita nyo kahit baha, pag inapakan ninyo, hindi na kayo lumulubog. Kasi hindi na nakakasipsip ng tubig
ang lupa. So, pag hindi siya makasipsip, hindi siya makahold yung tinatawag na water retention capability ng lupa. Wala na po yun. Hindi siya nakakaanon. Kaya ikaw tubig ka ng tubig, tuyo ng tuyo ka agad. Patubig ka ng patubig, tuyo ng tuyo ka agad. Diba? May mga ganon. Pag ito, ginamit mo, kahit konti lang ang tubig na ilagay mo, makaka-hold siya ng mas madaming tubig sa ilalim. Gaganda yung water retention mo. Ngayon, anong mangyayari pag maganda yung water retention? Puntahan natin yung tanim. No? Yung isang buto, tinurok mo na ganon, napatayo na yung buto, mag-uugat na yan. Okay? Kung ikaw nga, napakabigat mo, hindi ka na nga nakakalubog. Ano pa kaya yung napakaliit na napakanipis na ugat? Kaya-kaya yung bumaon? Wala na. Ang ugat, para makakuha ng madaming nutrisyon yan, kailangan bumabaon sa ilalim. Lumalagpas siya. Kung kaya lumagpas sa topsoil, mas maganda. Kaya yan. Kaya lang, since matigas na ang lupa, hindi na siya nakaka-penetrate sa loob. Ergo, hindi siya nakakakuha ng tamang sustansya. Kaya din, isa pa, kapag mababaw ang kanyang ugat, konting hangin, konting bagyo, tumba. Bagsak. So, ano kailangan gawin? Tignan mo muna ang iyong lupa. Number one. Madami nagtatalo na mas maganda daw si inbred, mas maganda daw si hybrid. Anong klase lang inbred? Gagamit yung pagtag-ulan, pagtag-araw. Sa akin po, nasa lupa po yan. Kapag ang iyong lupa ay mataas ang water retention, nakakasipsip ka agad ng tubig na malalim, malambot yan ang ugat ng iyong tanim, makakapasok ng malalim. At pag nakapasok po yan ng malalim, mas maganda yung tayo niya, mas madami siyang ma-absorb na nutrisyon, alam niyo na yung kasunod. Kaya dito, kahit konti lang ang gagamitin mong synthetic, okay lang. Hindi ko sinasabi huwag tayong gumamit ng synthetic. No. Babawasan po natin. Gaano po kabawas? Kapag gagamit po tayo dito, sabihin ko na po, about 60% ng inyong synthetic, pwede nyo nang tanggalin. 60%. 50% ng iyong pamatay ng damo, pamatay ng kuhol, pamatay ng insekto, pwede nyo nang tanggalin. 50%. Nakakatipid ba tayo? Sa umpisa, baka halos break-even lang. Pero, pagdating sa anihan, minimum 20% ng inyong ani ang malalagdag pagdating ng anihan. No? Sa buong Pangasinan po, wala pa po ako nakikita ng 20%. Ginawa po namin ang unang mga pilot projects po namin dito, kasunod nung Rosita, kasunod nung Dalawang Habagat, na nandiyan ako sa Kalasyaw, umabot hanggang napakataas ng baha. Habang nagde-demo kami, lahat ng pinagdemohan namin, nakapag-harvest, lahat ng katabi halos wala. Nagtuloy-tuloy po kami. No, yung aqualife namin, dinadayo po namin sa Binmalay, ginagamit na po nila ngayon. Madami po, madami kami story. Nasa YouTube po, hanapin nyo lang po si HC Agritech. Makikita nyo, karamihan po ng demo namin dyan, Santa Barbara, meron kami Mapandan, meron kaming Kalasyaw, madami po dyan. Puro rice, meron kami Bayambang, napakadami. Okay? So, ngayon, yun ang ginagawa niya. Pinapalambot niya yung lupa. At the same time, meron po siyang microorganisms. Good bacteria. Ano ba ginagawa ng mga bacteria na yan sa lupa? Aming ganun. Okay, naglagay ka ng NPK. Nitrogen, phosphorus, potassium. Kumalat sa lupa. Pagkain ng halaman, di ba? Ang halaman, wala naman kutsara tinidor. Hindi naman nagkakamayan. Kung nandito yung halaman, nahulog dyan yung nitrogen, wala naman kamay yan na ginagalon. Tapos kakain. Walang ganun yan. Diba? So, paano kumakain ng halaman? Okay? Sa ugat. Sa ugat, may mga nakadikit na microorganisms yan. Yung mga microorganisms, tutunawin nila yung nitrogen, kunyari. Yung, dun kayo makakarig na tinatawag na nitrogen-fixing bacteria. Ewan ko, narinig yun na yun. Nitrogen-fixing bacteria, yun. Nawawala na yun sa lupa ngayon kasi pag tumigas yung lupa, walang tubig, namamatay ang bakterya. Tapos yung buti nga dito, hindi nagsusunog eh. Oh, hindi nagsusunog, di ba? Wala ba? Masama po magsusunog sa lupa.
Diba? Sana huwag na po natin gawin kung nagsusunog po tayo dahil sinisipsip nyo ang oxygen sa lupa kapag nagsusunog po tayo ng lupa. Lalong titigas yung lupa. Diyan yung nag-uumpisa yung bitak-bitak na lupa. Okay? Kaya masama po yung nagsusunog. Iwanan nyo lang dyan yung pinagkabasan. Applyan natin ang activator bago natin araruhin. Hindi nyo kailangan sunugin yan. Healthy pa yung inyong lupa. Ngayon, yung nitrogen-fixing bacteria niyan, ang ginagawa, parang bigas po. Di ba? Parang may bigas sa buo kayo, gutom na kayo, hindi naman kakainin yung bigas ng buo. Di ba? Anong ginagawa natin? Sasain muna natin. Di ba? Kung ano man ang ginamit na pangsayang, okay lang yan. Tsaka mo yung kakainin. Yan ang ginagawa po ng microorganisms. Yan ang ginagawa ng bacteria sa lupa. Niluluto nila ang nitrogen, niluluto nila ang potassium, niluluto nila ang phosphorus para makain ng halaman. Kasi nitrogen alone, hindi kayang kainin ng halaman. Kailangan i-convert yan sa ulam ng halaman. At ang nagko-convert yan, yan ang mga bakterya na wala na sa lupa or kukunti na lang sa lupa kasi nag-aabono tayo. First cropping, 60% tanggalin mo. Second cropping, magtanggal ka ulit ng 50%. Hanggang matitira na lang, kahit isang sako ko na lang, kada isang hektarya ng NPK. Maintain mo na lang yun. Makikita mo, mas mataas pa ang iyong ani kaysa nung gumagamit ka ng 8 sako kada isang hektarya. Ganun lang po kasimple yung gagawin natin. Okay? After, on the fourth cropping, on the fifth cropping, magbawas na tayo ng ganito. Kita nyo, ganun pa rin. Makakatipid ka na sa iyong puhunan, tataas pa ang iyong ani. Okay? Madami ang kwento dito na ganun. So, ito gagamitin natin. Dalawa na ganito. So, yun, ginagamit 7 araw bago mag-land prep. Ito, kailan gagamitin? Para hindi nyo makalimutan, isabay lang po natin sa unang application ng abono. Kailan kayo una nag-apply ng abono? Basal. Basal. Kailan yon? Ilan days after transplant yon? Bago mag... Dito, okay, nag-apply na kayo. Okay, pagkatapos mag-transplant, kailan kayo nag-abono? Ilan days? 14 to 15. May 14 to 15. Yung iba? 7 yung iba? Okay lang yon. Iba, 10 days? Meron ako, 20 days? Sabi ko, buhay pa ba yung palay mo? 20 days, wala na bono. Pero kanya-kanya yan eh. Irerespeto po natin yan. Wala pong problema yan. Kung anong nakasanayan nyo, gawin nyo. Ayaw namin dagdagan ang trabaho ng farmer. So, isasabay lang natin ito kung kailan kayo mag-a-apply. Ang papakiusap ko lang, mauuna lang ang organic bago ang synthetic. Huwag ipagsabay sa isang napsak. Meaning, pwede ako mag-organic muna ngayong umaga, mamayang hapon, synthetic naman ang i-apply ko. O kung iba, isang araw, organic ang i-apply ko, kinabukasan, synthetic naman. Ganun lang siya, para hindi mo lang makalimutan kung kailan ka mag-a-apply. No? Madaling tandaan. Okay? So, ilan gagamitin ko? 1 kilo kada isang hektarya. Okay? Dalawa yata yan, sir. 1 kilo po ito. Hindi, dalawang... Dalawa, opo. Kailan mo gagamitin ang pangalawa? Yung susunod application mo ulit. Bago magbuntis. Top dress. Okay? Bago magbuntis, gamitin mo na siya. Sabay mo lang ulit sa pag-apply mo. Top dress tayo. Diba? Madaling tandaan. Kaya dalawa lang. Kaya dalawa. Isang drum din ang... Apa? Yes, sir. 200 liters sa tubig. Isang drum na lang. Kasi minsan, makakalimutan ko pa yung 200 liters. Isang drum pala yun. Diba? So, yun. Kahit anong tubig, mas maganda yung tubig na galing sa mga ilog lang o ano, okay lang yun, mas maganda yun. Kanal. Opo. Wag naman yung kanal na sobrang dumi naman para kakahinga. Okay, yung tubig galing ilog, okay po yan. Okay? So, ito yun. Okay, 6 to 8 hours muna bago gamitin, no? Para mabuhay yung mga bakterya. Okay, nakadalawang application ka na nito. Lumabas na ang ang bata. Okay. Nagbuntis na. Nagpakita na, lumabas na. Okay, ito na po gagamitin natin. Okay, polyar. Ayan, pamilya mo kayo sa polyar? Yes, sir. O, yun. So, sanya-sanya tayo sa polyar. Hindi ko na kailangan explain. Pero ano kaibahan po nitong polyar natin sa iba? Polyar natin, meron na pong hubus. Meron tayong humic. Humic plus. Hindi kayo mag-humus. Kasi nauso si humus dati.
Okay? Ano ba si humus? Si humus po ang bahay ng bakterya. Okay? Hindi po siya bakterya, bahay po ng bakterya. Ang konsepto, maglagay ka ng bahay para bahayan ng bakterya. Eh kung wala ng bakterya, sino pang babahay dyan? No? So kung walang bakterya, useless ang humus. So ito, nilagay na natin yung humus dito. Naglagay na rin tayo ng fulvic. Kung familiar kayo sa fulvic acid. No? Para maprotektahan lalo yung mga bakterya. At meron po tayo dito nakasuot sa likod, meron tong nitrogen, potassium, and phosphorus. 3.33% pagtulog. Kapag inactivate ninyo, nilagay nyo ito, okay, gagamitin lang natin kalahating kilo isang hektarya. Mas maliit ito. Kalahating kilo isang hektarya. Kadalasan ang ginagawa nito, 50 grams no, sa loob ng isang knapsack. Hindi nyo kailangan patulugin ng 6 na oras. Hindi na. Kahit dyan yung tubig ng knapsack, no, ilagay ito, natutunaw to. Natutunaw to. No, or kung siya kaluhi po sa labas, okay lang, tapos ipasok sa knapsack, walang problema. No? So ito hindi kailangan tunawin ng 6 to 8 hours, hindi. Pwede yung gamitin na kaagad. No? Polyar. Ispray kaagad sa lupa. NPK. Ito, 3.33% ang NPK nito kapag tulog. Kapag nasa tubig at kapag pumunta sa lupa, nagmumultiply ito by 7. So yung 3 mo, nagiging 21. So mahigit pa ito sa 14 mo. Okay? Yun yung kagandahan. Technology. Yun yung kagandahan ng technology. Kaya na natin paipitin sa ganito na organic. Okay? So kailan gagamitin ito? Pagkatapos magbuntis, pag mag-a-apply ka na, no? At yung huling application mo ng abono. Ay, yung huli. Sabay na dun. Sabay na naman ulit. Mauna lang lagi ito. Actually, ito kahit isabay mo na sa napsak, okay lang. Synthetic, tsaka ito, okay lang. Yung foliar, walang problema. Wira lang yun, sir. Yun lang dalawa. Kasi binubuhay mo muna yung bakterya. Ito less ang bakterya kasi ito bahay ng bakterya. No? Ito, ina-apply ito hindi sa lupa, sa dahon. Sa bunga, sir. Sa bunga, sa dahon. No? Kung kaya nga eh, ang dahon po, no? Makikita yung dahon, di ba? Meron yan, butas-butas yan, hindi natin nakikita, ang tatawag yung stomata niya. Stomata niya, di ba? Ang stomata niya, akala ng karamihan, nandito sa taas, hindi po, ang stomata niya, nasa ilalim. Nasa ilalim ng dahon. Yun po yung stomata niya. Okay? Kaya pag mag-spray po kayo, pabaliktad. Hindi, huwag naman. Kahit sa taas, okay lang. Papasok naman yan. Baka naman, ito, nakahiga na kayo. Nag-spray ito. Anong ginagawa niyan? Hindi na kailangan. Kahit sa taas lang, walang problema yan. Okay? So, mag-spray po tayo niyan. Okay? Ngayon, meron po, hindi po lahat ng foliar na ganito. Isa pa yan. Bakit pinagamit ang foliar? Hindi naman epektibo. Meron naman po niyan. Kasi, ang stomata, ang dahon, meron yan tinatawag na cuticle. Hindi po ito yung cuticle ng manicurista, hindi po, no? Cuticle po ito, parang wax po ito, na nakatakip dun sa stomata niya. Para hindi makalabas yung tubig. So, meron yan wax. Kapag ang ginagamit mong foliar ay hindi nakaka-penetrate sa cuticle, useless yun. Hindi niya papasukin. So, dapat yung foliar mo may fulvic para magpa-penetrate siya sa cuticle. Okay? So, yan yung ginagawa po nito. Okay? So, dalawang apling ito, 500 grams lang kada hektarya. So, isang ganito, dalawang application na sa isang hektarya yan. No? Isang kilo po ito. Okay? So, yun lang. Yan ang gagamitin natin sa isang cropping ng rice. Sa maize, ganun din po. Pareho lang. Yan din lang po. Yan din po yung sistema. Sasabay lang natin kung kailan tayo nag-apply ng abono. Ang pinakaiba lang, yung activator, land prep. Kung kayo ay nagugulay, high-value crops, mag-land prep kayo, mag-activator kayo. Sa amin po, high-value crops namin, nag-a-apply po kami nito at least once a week. Sa umpisa, twice a week. Ang kamatis ko, nakakapagpakamatis po ako, nakakapagpabunga ako 28 days. Kaya timing ko yan, 27, 28 days. Pati talong, ganun din sila pareho. No?
tumatagal po yan ang aming talong doon, yan po sa Kalasyaw. Tumagal po siya ng 8 months, 9 months, tuloy-tuloy pa rin ang bunga. Parang bago. Full organic, ni isang kusing na synthetic, walang ina-apply, wala kaming synthetic, wala kaming chemicals, wala kaming pest control, wala po. Pwede pala yung ganun. No, may peste, may peste. Hindi mo mawawala yan eh. Naglagay kami ng sacrificial plants sa paligid para binigyan namin ng bahay yung peste. Doon kayo, huwag kayo dito. Diyan kayo. So, doon sila. Happy sila doon. Hindi sila happy dito. May pumapasok, oo, pa ilan-ilan, hinahayaan na lang natin. Kunti lang naman eh. Pagbigyan mo naman. Para friends kayo. Ganun lang. Share na rin nila. Oo, kawawa naman eh. Sa kanila naman talaga yun, iba sa atin eh. Diba? Yun po ang kagandahan ng pag-organic. Number one, walang epekto sa katawan natin. Di ba po tayo, lalo na yung molluscide, kapag gagamit niya ng molluscide, hindi niya papansin yun. May mga molluscide na kinakain yung kuko natin sa paa. Sa sobrang tapang, isipin yung kuko sa paa na kayang kainin, kayang tunawin. Kasi kailangan niya tunawin yung ano eh. Pag gumamit po kayo, number one, makikita nyo, yung acidity ng lupa, bumababa, nagiging alkaline lupa ninyo. Sa amin, yung pinaka-latest na monitor ko po sa Morong, nung nag-test kami, 5.5 po yung kanilang acidity. Nung makagamit sila ng isang activator, nakagamit sila ng dalawang farmer's friend, nandun kami nung Tuesday lang, Thursday ngayon, nung isang araw, nandun po kami, 7 ang kanilang pH ngayon. Walang kuhol. Meron ilan-ilan sa gilid. Pero pumunta ka sa gitna, wala. Dito sa Santa Barbara, nangyari din dati yun. Walang kuhol yung kanya. Galit na galit yung kapitbahay. Sabi niya, yung paggabi, nililipat yung mga kuhol sa amin. Ang tiyaga ng farmer. Pero bakit? Kasi ang kuhol, mahilig po yan sa acidic na lupa. Number one, hinahanap niyan para mangitlog, ay acidic na lupa. Kung ang iyong lupa ay alkali or baganda ang pH level niya, hindi ka masyadong pupuntahan ng kuhol. Ganon din ang mga peste. Kapag acidic ang lupa, puntahin ng peste. Bakit? Okay. Ito po yung isang science ng halaman, parang tao. Taong may sakit, yung malalang sakit na, kakaiba yung amoy, di ba, na lumalabas sa kanya. Ang tawag doon, sama ng pakinggan, death hormones. Lahat ng mga living organisms, may ganun. Pati ang halaman. Naglalabas sila ng amoy kasi hindi sila healthy. Ang konsepto noon, nature, yung ikot ng nature, ang konsepto noon, lumapit na yung mga insekto sa akin. Kainin nyo na ako para mabulok ako at maging abono ako para sa susunod na itatanim dito. Kaya lumalapit yung insekto. Naglalabas ng death hormones yung halaman na medyo hindi healthy. Kaya ka nilalapitan. Pero pag ang halaman mo ay healthy, hindi naglalabas ng amoy na ganon. Hindi nakaka-attract ng peste. Hindi ko siya sabing wala. Meron, pero kung titignan mo, ako tinatanong ko lang yung farmer, sir, maglalagay pa ba ako? May nakita kong black bag. Ilan? Mga 5 pa lang yung nakikita ko, sir. Dahil sa 5 yun, maglalagay ka, mag-apply ka na lahat. Huwag na lang, ibigay mo na lang, balato mo na lang sa kanila. Ano yan siya, apply? In a proper name. Sir, talagang baka dumami, sir. Napraparing, siyempre, naiintindihan ko yun. First time nang makasubok ng walang ganyan. Sige, sir. 50% ng ginagamit mo dati ang i-apply mo. Kampante na siya. Mag-apply na siya. Ganon din po yung gagamitin. Gusto ko pong makatipid po kayo sa inyong mga inputs na inorganic o na chemicals para hindi po masyadong tamaan ang lupa natin. Pagandahin po natin yung lupa kasi pag maganda ang lupa, kahit anong ilagay mo dyan, buhay na buhay yan. Yan po ang epekto po ng ating produkto if you go organic sa lupa. Meron po tayo para sa mga alagang hayop. Meron kayo mga baboy, baka, manok.
bumababa, tumataas yung ano, yung survivability, no? Kapag gumagamit kayo ito, lalo kung mga baboy, no? Ang dumi nila hindi pumabaho. Kami po diyan sa Pure Green, ang baboyan po namin, katabi lang namin halos, parang nandyan lang, dun sa parking na ganyan, nandyan po yung barangay hall. Ito po yung baboyan namin. Kita po ni Ma'am Evelyn dati yan. No? Puro hybrid sa amin. Ani na malalaking inahin. Tapos meron akong 15 native na kalat na ganyan. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa po ako nababarangay. Kahit katabi ko yung barangay. Maingay lang daw minsan, lalo pag nagpapakain ka, nagwawala sila. Kasi gusto ko sila. Pero amoy, never. Bakit? Nag-a-apply ako ng probiotic, ng activator. Unang-una, pinapakain ko sila ito. No? Sinasama ko sa pagkain nila. Kasi fermented feeding kami. Hindi po kami sa tubig, hindi po kami dry feeding. Wet feeding po kami. So sinasama ko. 2 beses sa isang linggo, dun sa hinalo namin na mapagkain nila, puro organic, wala kaming synthetic, wala kaming feeds, nag-i-spray lang po ako. Yung 1 litro, lalagyan ko ng mga 2 kutsara nito, 1 litro, para sa 2 baboy, yung timpla na yan, i-spray ko yun, ubusin ko yun, yun yung gagawin kong pampa-ferment sa kanila. Tuwang-tuwa yung mga baboy doon. Ang lalaki, wala akong feeds. Never ako nagpipits. Wala silang antibiotics, wala silang vitamins, wala silang minerals. 1 beses lang silang sinaksakan nung sila ay mawalay. Yun lang. Buhay na buhay. Lahat buhay. First paring ko, 18. First paring. Yung 2, 16. Happy na kami, no? Manok, gagamit kayo manok. Kung layering po yan, tataas po natin hanggang 90%, 95% effectivity. Ibig sabihin, araw-araw, kung 10 ang manok mo, 10 dun, mga ingitlog. Kung 100 yan, 95 dun, mga ingitlog, araw-araw. Daming itlog dun. Diba? Manok na panabong, mas matikas ang manok mo. Hindi hinihingal. Pero wag mo nang sabihin sa iba para sa inyo na lang yun. Para yung mga, ano sir, ilalaban. Kuy, ilalaban. Tubig lang, sir. Sa tubig, hinahalo lang natin sa tubig. Lang, lalagay ko 1 kutsara sa 1 litro na tubig. Yun lang ilalagay ko, papainom ko sa kanya. Ginagawa ko yun 2 beses sa 1 linggo. Yan ang papainom mo sa kanya. Makikita mo yung manok mo, hindi sakitin, hindi hingalin. Hindi siya basta-basta bumabagsak kasi hindi ka agad siya napapagod. Huwag mo nang sabihin yan. Ito ay kalat niya yan, oo, sa mga kaibigan nyo para gumanda yung aning. Pero yung sa manok, sa inyo na lang. Babakas na lang ako sa inyo. Ayan. So pwede po sa manok ito, pwede sa baboy, baka. Eksperimentahan nyo. Wala tayong fixed protocol. Kung kailan yung gusto laruin, laruin po ninyo. Yan ang kagandahan sa organic. Hindi katulad sa synthetic, kailangan may susundin ka, kundi mamamatay ang halaman mo. Ito kahit sobrahan mo ang gamit mo, hindi mamamatay ang halaman mo. Walang overdose. Mamamatay ang bulsa mo. Yun lang. Na sobrahan eh. Hindi man kailangan eh. Diba? Pag kulang, medyo nakikita mo, kulang din yung tubo niya. No, pero kunyari, nagkamali ako application, hindi ko nasundan yung sinabi niya sir eh, pero sinabay ko na lang, 1 application lahat, ayos lang. Walang mangyayaring masama. Hindi ka kakaba-kaba. So ito po, pwede ito. Ito na lang, Aqualite na lang. Ito yung pinainom sa manok eh. Di ko lang bakit pinainom ito eh. Pero okay lang, buhay na buhay manok. Hindi naman naging sirena, hindi naging shokoy, okay lang sila. No, patay na ngayon. Pero maganda po dito, pag ginamit po natin sa isdaan natin, ako kung may isdaan po dito, abay, ito yung ginagamit naman po sa Binmalay. No, 7 buwan po ako pinag-demo ni Sir Butch Ferrer, yung municipal agriculturist nila doon. No, napakasugit pa na tao na nung una. Sige, subukan mo, Japati, Jakita! Sabi sa akin, ay, sige sir, halos sa ng municipal agriculture sa pinuntahan ko, Japati, Jakita, Japati, Jakita. Yan ang una ko natutunan na salita ng Ilocano. To see is to believe pala yun. No? Sige. 7 buwan kami ni Sir Butch. Una, binigyan niya ako ng pan. Sige, ito. Bangus! Kasi madami kayong bangus. Bangus, sige, apply. Nagbaha,
Habagat. No, nag-overflow. Wala, kako. Tapos, abaho-baho. Tawag sa akin yung technician niya, Sir Jerry, Sir John. Mabaho. Ay, sige, punta ako. Ang baho talaga. Nag-overflow yung pan. Nag-apply kami. Wala pang 24 hours, wala na yung amoy. Pero lahat ng pan na nandun sa tabi na nag-overflow, ang baho pa rin. Ito maganda. Nag-harvest po sila. Ang nilagay nila, 3,000 fingerlings. Naglagay pa siya ng 200 para sa mortality. 3,200. Nag-harvest po siya, 3,500. Nang anak, hindi. Na nag-overflow, yung mga isda sa kabilang pan, naghanap ng mas magandang tubig. Doon nila nakita yun. Kaya gumanda lumipat, po yun. Lumipat sila doon. No, nag over the backwood sila. Eh, during that time, pagbaha, talagang wala ka ng backwood yun eh. Maghahanap na sila kung saan sila makakakuha ng magandang pagkain. Pagkatapos ng bangus, eh, banami naman. Banami. Dati sabi nila, ang kanilang nabubuhay pag banami, 50% happy na sila. 50% na mortality, survivability, happy na sila. Ngayon, umaani sila 70-80%. Namin dito. Ngayon, kasama na to sa kanilang regular na nire-recommenda. Padaling gamitin. Kasi, nagkakaroon, at isa pa ang maganda sa kanila, 30% ng kanilang feeds, natitipid nila. Ang laking tipid nila sa feeds. Mas mabilis lumaki ang isda, shorter yung period ng turnaround nila. At yung from fingerlings, halos walang namamatay. Halos zero mortality sila. So, yun po yung pinaka-general idea po natin yan. Ang sa amin naman po, it's very, very open. Ang maganda naman po dito, sabi ko nga, hindi po nakakasira po ito. High-value crops, pwedeng gamitin. Mga fruit-bearing trees, pwedeng gamitin. No, eksperimentohan ninyo. Kung paano yung gusto gamitin, dalawa, tatlong beses sa isang linggo, gamitin po nito. Tingnan ko anong pinakamagandang application sa inyo. Pag nakuha nyo yun, stick to your protocol. Huwag nyo nang pansin yung sinabi ko. Mas maganda yun sa inyo, go. Okay tayo dyan. Ang importante, bawasan po natin yung synthetic and subukan po natin. Let's go organic. RA-168 po yung sinusuportahan po natin. Sana matulungan niya din po kami doon. Kasi yan ang pinaka-healthy para po sa bansa natin. No? Iwasan po natin, medyo bawas-bawasan natin yung synthetic. Hindi ko siya sabing huwag gumamit ang synthetic. No, ayon nga sa DA, 80-20, 80% organic, 20% synthetic, okay na sa kanila 'yon. No, pwede ka nang pag-up noon, good agriculture practice. No, so 'yun po. Sana po ay may nabigay po kami sa inyong konting idea. Madami po nagtatanong sa akin kung kaya ko daw tulungan sila sa pagbili ng palay na mas mataas na sana ang pagbili ng palay per kilo. Sabi ko, wala na akong magagawa diyan. Magagawa ko lang, dagdagan na lang natin 'yung ani ninyo para mas madaming kita. Ganun lang po. No? So after 2 to 3 croppings, pwede na kayong mag 20% na lang or 10% na lang ng synthetic. Go na yan. Stick na lang kayo sa ganito. At least organic.